morning, Monakshi. Welcome to my channel, which is Mommy World. Bago natin ituloy ang ating pagdadakdak dito sa ating mga subscribers. Thank you. Yahoo! Sa mga hindi pa nag-subscribe at gusto mahawa ng kagandahan o kapagitan pag hindi kayo nag-subscribe, subscribe na kayo. Pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong ma-notify sa lahat ng bagong video ni Mommy Mer. In today's video, gusto kong ipakita yung aking tatlong babies. Ayan o. Babies kasi bago po silang alaga. So ito. Unang-una, ito siya o. Si Coco Bonsai. Coco Bonsai is 2 years old already. Tignan mo, si 44, nakatingin sa akin. Tawa ka pa siya. Ito siya. This Coco Bonsai is already 2 years old. Pero tignan mo siya, oh, ilang inches lang siya. Ilang ano, isang ruler lang siya. Ang ganda ng dahon niya, oh. I bought this for 1,500. I bought this last November. Ayan siya. Tignan mo yung kanyang ano, kasi yung kanyang mga ugat, parang may varnish na siya, no? Pero ito, sa lupa din siya nakatanim, may bato lang sa ibabaw. Pero yung kanyang paso, simento, para hindi nalulusot yung kanyang ugat sa semento. Pero hindi kaya after ano kaya sa bago 2 years old na siya. Well, tignan natin kung ano yung mangyayari sa kanya after 1 year. Kung lalaki ba siya, then kailangan i-video natin after that. Ang aking pangalawa na baby, ito si Black Majesty. Remember, I have a video yesterday, it's a Red Majesty. Ito naman si Black, kakaiba o, di ba? Black yung kanyang dahon, yung ilalim, yung stem niya is black also. Aywan ko lang yung roots kung black. Mamaya malaman natin ito kasi definitely I will repot this. Nasa maliit lang na paso. I bought this for 500. It was also last November. Okay? And the last one is Subas Tatum. Ito, malaki na siya. So, medyo malaki na si Subas Tatum. Pwede, at the same time, pwede na siyang ipropagate. Ayan, no? Para pwede na siyang padamihin. So, ito, si Subas Tatum, and Black Majesty, there are philodendron varieties. Alam niyo na kung paano yung care tips nito. Of course, they don't need direct sunlight. 30% for the sun and 70% nasa dilim siya. So, pwede siyang direct sunlight sa umaga lang, mga 7 o'clock to 8 o'clock. That's enough. Pero kung hindi, masisira yung kanya dahon. Magdidilaw-dilaw yan. Ganun naman eh. Ito, si Black Majesty and Subas Tatum, usually mga indoor plant ito. So, ito din, habang basa pa siya, in 2 inch tips, di pa siya pwedeng diligan. So, ang pagdidilig, it depende rin sa climate. Kung tag-ulan, syempre, baka once a week lang, or pag sobrang mainit naman, every 3 days, tsaka mo, diligan. At tignan mo kasi, ito kasi hindi kailangan yung lupang lumalangoy sila pag diniligan. So usually may mga ipa lang siya. Halo yung soil at saka ipa para hindi mag-steady yung tubig. Ayan. Ano, naiimbiyar na ako dito. Bakit kaya ang galing ng ating ano na biologist? Parang sila mag-ano, Black Majesty, Red Majesty. Ano yung pinagyakagawa ng pintura?
Ganda siya. Pero ang liit ka ng lips kasi baby pa siya. Although may nakalabas pa siyang ugat. Siguro kaya hindi siya masyadong lumalaki. Tignan mo naman kapiranggot yung kanyang pat. Plastic lang ito. Not like si Subastatong. Subastatong. Pinudan rin Subastatong. Subastatong. Ang dabulol-bulol si Pagino. Gutom lang siguro. Ano siya, malaki na siya. Later on, ito propagate ko siya. Okay? Very short yung ating kumpon ngayon. Nagbigay ako yung new collection of Mommy Merl and Hair Gifts. I really love Coco Bonsai. Ayan siya, oh. Tignan mo si Coco Bonsai. Balik tayo kay Coco Bonsai. Tignan mo yung kanyang ano bang bao niya ito? Shelves. Diba? I know si RJ, alam niya kung paano ito magpatubo. Pero na kung ini-experiment dyan, kaya lang kasi wala pa siyang tubo. Kasi alam ko ito, pag tumubo siya, tatanggalin siya sa bao niya. Diba ganun yun? Tapos, paano kaya ito? Ito ipapaibabaw lang siya. Then yung ugat, yun yung ilulubog. Itatanim sa lupa. Ito, kasi ito, lupa yung nasa loob niya. So, ito, hindi rin naman namin araw-araw dinidiligan. I think it's every other day. Ito siya, yung dahon niya, kulot-kulot siya eh. Hindi ko alam what's the reason bakit siya ito, nag-dry siya. Pero alam ko ito, natatamaan ito ng sun sa umaga. Pero I think, di ba ang coconut, kahit nga sa sobrang init, hindi man siya nalalanta. But the rest, very fresh siya. Sariwang-sariwa. Parang may fertilizer. Wala akong ginagamit na fertilizer itong mga bagong babies to. Okay, mga nakshi. Very short ang ating video for today. Or maybe i-transfer ko na ito. I will transfer this Black Majesty into Big Bag. Yan, no? Yan. Tapos, pag may transfer na natin siya, ayan, no? Marami na siyang ugat. Tingi pa. We just transfer sa mas malaking clay pot. So, ito, didiligan natin afterwards. Then, ilagay natin sa lilim. Then, after 5 days, tsaka siya diligan ulit. But anyway, hindi naman ito, mabubuhay na siya kasi stable naman siya at hindi naman nagalaw yung kanyang ugat. Okay? Diligan na natin. Natapos na yung ating video. Very short. Pero I hope nagustuhan nyo kasi nagandahan kayo kay Yahoo! Coco Bonsai. Ayan. Ito lang naman yung special eh. Although yung Subastatong na kasi Black Majesty, bago lang sila sa akin. Ang totoo, wala pa ako ito. Wala pa sa collection list ko. Okay? Sa aking mga subscribers, again, shout out sa inyong lahat. Thank you for watching. God bless. Thank you.